Anumang patutsada at paninira ang ginawa mo, pinatunayan lang ng maraming tao na mas mahal nila si DP Sara kesa sa iyo. Tila wa effect ang maanghang na salita at di mo na ipaninira ng First Lady na si Liza Araneta Marcos kay Vice President Inday Sara Duterte dahil sa ginawang Occam Research and Analytics Survey. Nanguna ang Vice Presidente sa 2028 recent presidential election survey. Ayon sa nasabing datos, nakuha lahat ni VP Sara ang pinakamalaking boto mula Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao. At karamihan sa mga bumoto para kay VP Sara ay ang mga mahihirap nating kababayan na hindi naniniwala sa propaganda laban sa Vice Presidente at sa halip ay kumbinsido sila na mas may kakayanan si VP Sara na manguna bilang Pangulo ng Pilipinas. Tila hindi nga raw naniniwala ang maraming Pilipino sa kung anumang paninira ang binato ng First Lady laban sa Vice Presidente. Narito ang buong detalye ng balita na umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media. Mag-asawang sampal nga raw ang ipinamuka ng mas maraming Pilipino sa First Lady na si Liza Araneta Marcos nang manguna sa recent 2028 pre-election survey ang Vice President na si Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng mga demony propaganda laban sa DepEd Secretary at controversial interview ng First Lady na si Liza Araneta at patutsadahan ng maaanghang na salita. Kung bad shot raw sa kanya si VP Sara, tila bad shot naman sa maraming Pilipino ang unang ginang dahil kahit anong paninira di umano ang ibinato nito sa DepEd Secretary ay tila wala itong effect at nanguna pa sa recent 2028 survey bilang Pangulo ang Vice President na si Sara Duterte. Ayon sa ginawang 2028 Elections Presidential Reference ng WL Numero Survey, nanguna with 29.2% sa pagkapangulo ang Vice President na si Inday Sara Duterte, malayo sa 20.7% ng Senator na si Rapid Tulfo. Sinundan ni Attorney Lenny Robredo with 12.2%. Ika-apat ang Senator na si Grace Poe, na sinundan ni Senator Amy Marcos with 4.6%, na sinundan naman ng Senador na si Robin Padilla with 4.5%, Manny Pacquiao with 4.0%, at Risa Ontiveros na nasa huling pwesto with 1.2%. Ibig sabihin, tila hindi kinagat o hindi bumenta sa publiko ang mga patutsada ng First Lady na si Liza Araneta kay Vice President Sara Duterte dahil isang malaking sampal nga raw sa unang ginang ang patunayang mas mahal pa rin ng maraming Pilipino ang kasalukuyang DepEd Secretary anumang pananalita at patutsada ang ibinato nito sa anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas mahal ng taong bayan at mas kumbinsido ang marami sa kanila na mas mapapangunahan ni Sara Duterte ang Pilipinas kung ito ang mahahalal na Pangulo sa 2028 pre-election survey. Hindi man daw napapanahon at tila malayo pa ang eleksyon sa pagkapangulo, ngunit isang malaking tinik nga raw para sa mga naghahangad maupo sa pwesto ang kasalukuyang ranking na mayroon ngayon si VP Sara na hindi bumababa bilang top government official at number one choice ng maraming Pilipino na sumunod sa pagkapangulo sa darating na 2028 national election. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below.